na iligal na nangisda sa karagatan ng Tawi-Tawi na aresto. Si Eric Bachelier sa detalye. Tagumpay na naaresto ng pinagsanib persa ng PNP Maritime, Philippine Navy, Coast Guard Taganak Station at lokal na pamalangbayan ng Turtle Island sa probinsya ng Tawi-Tawi ang apat na Vietnamese na iligal na pumasok sa karagatan ng Tawi-Tawi at nagnakaw sa mga yaman ng ating karagatan doon. Ayon kay PO2 Wilson Manible, hepe ng substation Coast Guard sa mga isla ng Great Bakungan sa bayan ng Turtle Island na sinikap ng mga Vietnamese fishermen na patagong makakuha at makapanghuli ng mga pawikan o green sea turtle, mga sea cucumber, malalaking isda. Subalit agad silang naispatan ng mga rumorondang otoridad na naging dahilan sa kanilang pagka-aresto. Nabawi ang mga huli nilang lamang dagat, maging ang walang pangalang fishing vessel nito habang nakadetain na ang apat na Vietnamese sa Coast Guard Station sa Bungaw sa nasabing probinsya. Habang hindi pa rin napangalanan ng mga otoridad ang mga sospek at hinihintay pa ang translator mula sa Vietnam Embassy dito sa ating bansa. Nanawagan naman si Turtle Island Mayor Haji Muhammad Faisal Jamalul kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tulungan ang kanilang bayan sa pagsugpo sa mga illegal fishing na kagagawa ng mga dayuhan dahil gumagamit ito ng mga fishing net na sumisira sa koral at iba pang yaman ng ating karagatan. Ayon kay Mayor Jamalul, pinapasok na ng mga foreign illegal fishing ang loob ng 20 nautical miles municipal water dito sa dulo ng ating bansa na walang umanong pakialam ang mga dayuhang mangisda kung masisira ng ating likas na yaman. Ang mga islang sakop ng Turtle Island Municipality sa Tawi-Tawi ay iniingatan ng pamahalang lokal dahil tanging ang mga islang ito na lamang ang itunuturing na Turtle Island Wildlife Sanctuary sa ilalim ng Presidential Decree 171 noong 1999. Mula dito sa Zamboanga del Sur para sa Eagle News, Eric Bachelier, IM1 with 25.